Natatandaan niyo pa ba si Jenica Alexis Maravilla? Siya yung dalaga na nakapulot na isang mahiwagang diary. Una, ginamit niya yung diary na yon para pagsulatan ng mga nangyayari sa kanya sa araw-araw. Pero nagulat siya dahil isang araw, pagbuklat niya ulit niyon, ay puno na ito ng sulat na ipinalagay niyang sa tunay na nagmamay-ari ng diary. Ang nagpagimbal pa sa kanya ay ang mga pangyayaring nakatala roon dahil ang nababasa niya sa bawat pahina ay nagkakaroon ng kaugnayan sa kanya. Bago yon, ay may nangyaring aksidente sa kanya. Nabangga ng kotse ang bike niya at naospital siya. Pagising niya, nagkaroon na siya ng kakayahan na makakita ng iba't ibang uri ng nilalang. Kalimitan ay mga multo. Dahil dito ay marami na siyang nakainkwentro at natulungan ng mga kaluluwa. Kasama niya sa bawat laban ang multo mula sa lumang panahon na si Babes. Isang matabang multo at naging kaibigan na rin niya ito. Nasa tabi rin niya ang kanyang Lola Martina na madalas dumadalaw sa mental hospital kung saan naroon ang dati nitong katipan na si Antonio. Pero hindi nagtagal at tuluyan na rin na maalam si Lolo Antonio. Hindi na raw ito nagising at ayon sa nurse nung gabi, bago ito makatulog, ay paulit-ulit na sinasambit ng may ngiti sa labi ang pangalan ni Lola Martina. Palagi rin nakasuporta kay Jenica ang kaibigan na naging nobyo na niya na si Jonas. Ngayon ay 26 years old na si Jenica. Matagal ding nagkaroon ng katahimikan ang buhay niya. Kalaunan ay naipatayo niya ang bagong bahay nila ni Lola Martina sa San Juanico Village. May kalayuan na ito sa dati nilang lugar. Nakatapos na siya ng pag-aaral sa kursong may kinalaman sa pagninegosyo at nagmamanage ngayon ang sarili niyang coffee shop. Meron lang siyang dalawang tauhan na parehas babae. Si Jonas naman ay nakapagpatayo na rin ng isang di kalakihang restaurant na pangarap nila noon ni Jenica. Ito ay sa tulong ng tita niya. Meron siyang mga tauhan na tatlong lalaki. Araw ng Linggo, nagkita sina Jenica at Jonas para magsimba. Pagkalabas nila ng simbahan ay nagtungo sila sa coffee shop ni Jenica. Nag-open ang laptop niya ang dalaga. Nakita niyang may nausong apps ngayon tungkol sa pagpapaganda. Natawa siya kasi halos lahat ng mga FB friends niya ay sinusubukan ito. Mukhang aliw na aliw sila sa pagbabago ng mga itsura nila. Ang beauty apps na ito ay may pangalang Picture. Dito ay magagawa ng user na pagandahin ang kanyang sarili sa paraang nais niya. Pwede ring mabago ang background at marami pang ibang pag-i-edit. Nakyuyo si Jenica kaya chinek niya ang apps. Natigilan siya ng makaramdam ng hindi maganda rito. Parang may mali na hindi niya mawari. Kaya hindi na lang niya itinuloy ang balak na pag-download dito. Sa paglipas ng mga araw, ang mga tao ay patuloy na nahumaling sa picture apps. Subalit kasabay nito ay ang pagkalat ng balitang ang mga gumamit daw ng apps na iyon ay natutulala, nawawala sa sarili at bigla na lang naglalaho. Hindi alam ng mga kaanak nila kung saan nagpupunta ang mga ito. Dahil sa balitang iyon ay nabahala si Jenica. Kinuha niya sa taguang box ang lumang diary na napulot niya at binuklat sa huling pahina na nabasa niya. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ba ang nangyayari sa nilalaman ng diary tulad ng dati. Ang nabasa niya roon na sinulat ang tunay na may-ari ng diary. May grupo ng mga aswang na gumagamit ng hipnotismo sa pamamagitan ng medalyon upang makaakit ng biktima at madala sa kanilang kampo. Nang sa gayon ay mapagsaluhan nila ito na tulad sa isang masarap na putahe. Naisip ni Jenica dahil high-tech na ngayon ang mundo, posibleng ang grupo ng aswang dati na gumamit ng hipnotismo ay nakagawa na ngayon ng paraan na makapang-hipnotismo sa modernong paraan katulad ng paggamit ng apps. Matindi ang nakita niyang pagkahumaling ng mga tao rito. Tapos bigla na lang silang nangangawala. Baka nandoon na sila sa kampo ng mga aswang. Binasa ulit niya ang diary at naghanap ng iba pang clue. Isang lugar ang nabanggit doon. Ang bundok ng Malabe. Doon nagkukuta ang mga sinaunang aswang na gumamit ng hipnotismo. Baka sila rin yun, ang bago nilang henerasyon. Hindi nabanggit sa diary kung nasaan ang bundok ng Malabe. Tatanungin niya ang kaibigang multo na si Babes, baka may alam ito.
Kung dati si Babes ay naglalagi sa basement, ngayon naman ay pinagawaan na ito ni Jenica ng sariling silid sa attic. Pinuntahan niya ito at inusisa tungkol sa grupo ng aswang. Saglit na nag-isip si Babes hanggang sa maalala niya ang kinaroroonan ng bundok Molabe. Kung balak daw ni Jenica na magtungo roon ay kailangan niya magbaon ng pangontra sa hipnotismo dahil posibleng mabiktima rin siya ng mga ito. Ang pangontra ay makukuha niya sa isang albularyo. Pwede siyang magpagawa ng pangontra sa hipnotismo. Sinunod ni Jenica ang sinabi ni Babes. Nagpasama siya kay Jonas sa isang albularyo. Mga dahong pinulbos at kinabitan ng orasyon ang ibinigay nito sa kanila. Sabi ng albularyo, kailangan lang nila na gawin itong pulbos, ipahid sa mukha nila upang hindi sila tabla ng hipnotismo. Kapag naman nakita na nila ang mga biktima, upang mabalik sa bisyo ang mga ito, ay kailangan lang nilang isaboy sa mga ito ang naturang pulbos ng pangontra. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang magnobyo at agad silang naghanda para sa kanilang misyon. Dala ang kanilang mga kailangan ay umakyat ng bundok sina Jonas at Jenica. Hinanap nila ang pakay pero bigo silang makita ito sa maghapong iyon kaya inabot pa sila ng gabi. Sa tent na sila natulog para makapagpatuloy sila ng paghahanap kinabukasan. Sa ikatlong gabi nilang pananatili sa bundok ay noon lamang sila nagkaroon ng pag-asa nang makita nila mismo ang mga taong nagmamartsa ng tila wala sa kanilang mga sarili. Palihim nilang sinundan ang mga ito. Ngunit sa pagsunod nila ay nabigla sila nang meron na palang mga aswang sa likuran nila. Hindi sila inatake ng mga ito. Sa halip ay tinitikan silang dalawa at sinubukang gamitin ang kakayahan sa panghihipnotismo. Nagtinginan ang dalawa at nagkaintindihan na magpapanggap silang napasailalim sa hipnotismo. Kaya sila ay nadala rin ng mga ito sa kampo ng mga aswang tulad ng iba pang mga bagong biktima. Doon ay nalaman ni Jenica at Jonas ang ginawa ng mga aswang sa kanilang mga naunang biktima. Narinig nila sa dalawang nagchichismisa ng mga aswang. Tulad ng inaasahan ay ginagawang pagkain ng mga ito ang mga biktima nila. Anang isang aswang, yung isang biktima nilang gumamit ng aswang apps nila, better known as picture apps, ay sadyang maganda na sa personal kaya nag-request siya na kanya na lang ang tinalop na mukha nito. Balak niyang itapal sa mukha niya para gumanda rin siya tulad nito. Tinanong siya ng kausap na aswang kung pinayagan ba siya ng kanilang pinuno sa request niya. Tumango ang aswang at sinabing oo raw pero kailangan niyang maghintay dahil nakalain apel lang ito sa mga tatalupang mukha. Sa narinig ay kinilabutan ang magnobyo. Humahanap lang sila ng tiyempo para makalapit sa mga biktima nang sa gayon ay maibalik nila ang mga wisyo nito. Mahigit isang oras din silang naghintay bago nalingat ang mga bantay na aswang. Mabilis nilang nakalag ang mga tali sa kamay dahil nagtulungan sila gamit ang blade na dala na talaga nila. Nang makawala ay agad silang kumilos. Magkatulong na isinaboy ang pinulbos ng mga dahon sa mga biktima kaya't nabalik sa wisyo ang mga ito. Magkakagulo sana ang mga ito dahil hindi nila alam kung paano sila napunta sa lugar na yon pero sinabihan sila ng dalawa na umaktong nasa ilalim pa rin ng hipnotismo upang makataka sila. Dahil kung hindi, ay baka atakihin na lang sila ng mga aswang doon at doon na sila mga matay. Takot namang sumunod ang mga ito. Si Jonas ang umalalay sa mga tao. Siya ang susundan ng mga ito para makalabas ng kampo. Habang si Jenica naman ang kumikitil sa mga aswang na nakakakita sa kanila gamit ang punyal ng Lola Martina niya na ipinamana sa kanya. Hinabol sila ng mas marami pang aswang kaya't hindi na nakapagpanggap pang nasa ilalim ng hipnotismo ang mga biktima. Nagkagulo na talaga sila at nagtakbuhan sa direksyong sinabi ni Jonas. Si Jonas ay nagpaiwan upang tulungan si Jenica sa paglaban sa mga aswang. Hindi maiwasan na sa pakikipaglaban ay masugatan din sila pero may huling alas pa ang dalaga. May baon siyang kasabag. Ibinuhos niya iyon sa daraanan ng mga aswang at saka hinagisan ng palitong may sindi ng apoy mula sa dalarin nilang posporo. Kaya ang mga aswang na umaatake ay napaatras. Dahil doon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makalayo. Nagpasalamat sa kanila ang mga nakaligtas at nagkanya-kanya sila ng post sa SOCMED kaya't nag-viral ang tungkol dito. Ang picture apps ay hindi na ma-search.
Muli ay may nauusong beauty app sa SOCMED. Hindi na nadala ang mga tao sa kagustuhan nilang gumanda at kumwapo. Chinek ito na Jenica at pinakiramdaman. Mukha naman wala itong dalang panganib at madali rin itong kinagiliwan ng mga tao, kaya maging ang magnobyo ay nakiuso. Nag-download din sila nito at sinubukan ang nakakaaliw na resulta. Pero pagkatapos nun ay inalis na rin nila sa kanilang files at nagpatuloy sa masaya nilang buhay sa likod ng SOCMED. To God be all the glory.